Hallelujah. Praise God. Isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat. Bago po tayo sumamba at manalangin, tumayo po tayong lahat. And let's open our Bibles to Psalms 145. Psalms 145 verses 1 to 13. I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. Verse 5, they speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome works, and I will proclaim your great deeds. Verse 7, they celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. Verse 9, the Lord is good to all. He has compassion on all he has made. All your works praise you, Lord. Your faithful people extol you. They tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all people may know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Verse 13, your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is trustworthy in all he promises and faithful in all he does. God bless the reading of his word. Hallelujah, Jesus. Truly, O Lord, this morning and the rest of our days, we will exalt you and we will praise you, Jesus. We will never stop declaring your mighty works, O Jesus. Which is why this morning, O God, we give all that we are, Jesus. And we will give our best in worship and praise for you, O Jesus. Oh, glorify your name. Inhabit the praises of your people, O Jesus. Jesus, I belong to you.
And we will worship you, exalt you.
We love you, Lord. We love you, Jesus. We believe in you, Lord. We worship and adore you. We magnify your holy name, Lord God. Naniniwala po kami sa iyo. Nananalig po kami sa iyo, Lord God. Oh, we adore you, we adore you. Just continuously express ang inyong pagtitiwala, ang inyong pasasalamat, ang inyong pagmamahal kay Lord Jesus. Nothing is impossible with you, Lord God. Rabasika, rabasanda, karabasanda, redeva. Sige po, let's just sing it again. Jesus, I believe in you. At anuman po ang mga sitwasyon natin, anuman po ang ating mga kalagayan, at anuman po ang ating inaharap, declare, we believe in Jesus. We believe that He is Lord, He is God, and He can do powerful and great things in our midst. The reason that I
worship Jesus sa lahat ng iyong kalagayan at sitwasyon. Hanap kayo ng isang lugar ninyo na kayo ay makakaluhod. Pwede niyong ibuos ang inyong mga nasa laman ng iyong puso at isip na walang mag-istorbo sa inyo. Nakasubsob ang iyong mukha sa kanyang banal na paanan. At kagaya ng ating inawit, you are just worshiping Jesus. Bago ang lahat ng mga prayer requests natin, kahit ito ay alive na alive sa ating mga isip, puso, at emosyon. Just worship Jesus. Kilalanin mo siya. Take your time. Magpapuno ka sa Kanya. Manabik ka sa Kanya. Gawin niyang muling sariwa ang iyong pagmamahal kay Jesus. Oh God, oh God, go ahead, just worship Him in your own way. Muli kaming maging malalim, Lord God. Manabik at patuloy, Lord God. Ang aming buong buhay nagiging po parang luntian na halaman sa iyong banal na presensya. Thank you for the night rest. Pero meron pong mas malalim na kapahingahan at iyon ay ang presensya ninyo. Fall in love with Jesus. Fall in love with the Holy Spirit. Fall in love with God the Father. At ayan mo ang tibok ng iyong puso ang maging dalangin at pagsamba at paglalambing sa Kanya. Mamangha ka sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kagandahan. O rede bakanda karababanda karabasi karaba. We want to know you more, Lord. We want to hunger and thirst for your holiness. Ang layunin po ng aming pong pagsamba at pagdako sa pananalangin, Lord God, ay gusto po muna namin kayong makilala. Gusto po muna namin kayo, Lord God, ang aming katagpuin sapagkat ito ang layunin niyo. We worship you.
We adore you, Lord God. We bless your name. Pasalamatan mo ang Panginoon sa lahat ng kanyang katapatan na iginawad sa iyong buhay, sa iyong paglilingkod kay Jesus, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pakikitungo sa ibang tao. Pasalamatan mo siya. Pasalamatan mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong mga kasama sa bahay. Pasalamatan mo ang Panginoon. Ilang beses niya tayo na patuloy iniingatan niya. Ang sabi ng Biblia, hindi siya natutulog ni nagpapabaya. Oh God, oh God. Sige, just utter all your thanksgiving kay Jesus. Salamat sa lahat ng mga kaloob po ninyo. Bagong buhay, bagong umaga, bagong pag-asa, bagong habag, bagong biyaya, bagong lakas. Father, we thank you. Thank you for the blessed Holy Spirit. Thank you for this time of worship, of prayer, of adoration. Oh, rabasika, rabasanda, karaba. Punuin ka ng Diyos. Ang lakas niya ang dumaloy, ang kapayapaan niya ang manatili, ang pag-ibig niya ang patuloy bumalot sa iyo. At ang pasasalamat ang siyang maging bukang bibig na lalabas sa iyo pong pagkatawad sa aking buhay. Oh, Rabasika Rababakanda, thank you for this new day, Lord God. Thank you for this new week, Lord God. Oh, Rabasika Rabasanda, salamat sa lahat ng pagpapalang ipinagkaloob mo sa aming mga buhay, sa aming tahanan, sa aming pamilya. Oh, Redebakanda Karabasanda, sa aming pong mga minamahal, Lord God. Sa aming pong mga magulang, sa aming mga anak, Lord God. Sa aming mga pangangailangan, sa aming mga panalangin, Lord God. Sa lahat ng comfort na binibigay mo, sa lahat ng provision. Robo, sika, rabasanda, karabanda ka. You are the peace that passes all understanding, Lord God. Kaya sa lahat ng pangangailangan, we just want to say, you are good, Lord God. You are wonderful. You are glorious. You are majestic. You are powerful, Lord God. Nothing is impossible with you, Lord God. Robo sikarabakanda karabakanda. Let the power of the living God touch you, energize you, empower you, repress you. Rebasikarabasanda karabakanda. Mag-apoy, maglagablab, mag-alab ang iyong puso at muli makita mo ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pangangailangan, sa lahat ng kalagayan. Walang imposible kay Jesus. Rebasikarabasanda. Ipahayag mo sa lahat ng pangangailangan, physical, mental, moral, emotional, at spiritual and financial. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay nagpo-provide. Ang Diyos ang kumikilos. At ang Diyos ay maluluwalhati. Sika
rakanda. Oh, bless the Lord of my soul and all that is within me. Bless his holy name. Oh, Rabasika, Rabaka, who forgives all our sin, who restores our strength as we live in us like an eagle, Lord. Magbibilib kami sa iyong kakayahan, Lord God. Pasalamatan mo, Diyos, sa mga kagalingan, maging sa mga nasa ating screen at daladala ng iyong puso at nakikita mo sa iyong gadget. Pasalamatan mo ang Panginoon. He is the healer. He is the provider. He is the protector. He is the shield. He is the giver of favor. He is worthy of trust and adoration. Siya ang gumagawa ng milagro sa mga hindi nagkakaana. Siya ang nagbibigay kagalingan sa mga nag-a-undergo ng mga sakit at karamdaman. Whether it be instantaneous or everyday, siya ang nagkakalob. Sige, pasalamatan mo ang Panginoon. Thank you, Lord, for providing the needs of your people, for healing, Lord God, ang mga may cancer, ang mga nagda-dialysis, Lord God, ang mga merong pong ubot sipon lagnat, ang mga merong vertigo, ang mga merong po, Lord God, na sakit sa ulo, sakit sa kasukasuan, sakit sa back pain, Lord God, at pati na sa waist, Lord God, sa tuhod, sa arthritis, Lord God. Salamat, ikaw ang nagpapagaling sa mga sakit sa tenga, sakit sa lalamunan, sakit sa mata, sakit sa ulo, Lord God, at sakit sa bato, at pati na rin po, ikaw ang nagpapagaling, Lord God, sa mga hindi nakakalakad. Salamat, ikaw, Lord God, ang nagbibigay ng lakas sa mga maumihina ang loob, sa mga merong nervyos, merong depression, merong pong schizophrenia, at merong po, Lord God, na patuloy struggle sa kanilang identity. You are the deliverer in the name of Jesus. At sa mga balak na mag-suicide, Lord God, kinakansela namin to, winawasak namin to sa mga nagdidilim ang kanilang mga paningin at parang walang nakikita, Lord God, na patuloy na pagkiso. Salamat, ikaw ang bukang liwayway na magliliwanag sa kanilang mga buhay, Lord God. Robo si karababanda karaba. Salamat po, Panginoon, ikaw ang nagpapaunat ng mga nabalukto na kamay, ng mga hindi may kilos na paa, na hindi po lumalago na mga bata, pati na ang kalang speech impediment, Lord God. Thank you for restoring it. Thank you, Lord God. Sila ay makapagsasalita, malelet loose ang kanilang mga labit dila, at pati na rin po ang mga nagkaroon, Lord God, ng mild stroke, Lord God. Salamat, kompleto at magiging kompleto ang kanila po, Lord God, na kamalayan at pati na pagkilos, Lord God. There will be, Lord God, na patuloy pa coordination, Lord God, at Lord God, pre-easy movement ng kanila pong hand, body, emotion, and mind, Lord God. At salamat, Lord God, sa mga nawalan po, Lord God, ng mga panlasa at pangamoy. Thank you for restoring it, Lord God. Thank you for, Lord God, letting them experience, Lord God, how valuable, Lord God, ang kanila po, Aman Diyos, na mga ibinigay niyong senses, Lord God. O robo si karababanda karaba, rede bakanda kaba. Sige po, pasalamatan po ninyo ang Panginoon sa lahat ng mga problema na ating hinarap. Titibay ka, magiging kang isang anak ng Diyos na merong matibay na pagtitiwala kay Jesus, at lalo kang kakapit sa kanyang salita, at lalo kang kikilos na ang Diyos ay mabuti. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon. Sa lahat po ng mga nasa atin po na mga screen, begin to thank the Lord. Na habang sinasabi nyo, Lord, I need your traveling mercy, begin saying, thank you, Lord, for your traveling mercy. At sa mga nangailangan ng healing, begin to say and declare, Lord, thank you sa kagalingan, sa mga na-COVID, merong long COVID symptoms, merong pong ubot sipon lagnat, merong flu-like symptoms, merong monkeypox, merong dengue, o merong pong nangailangan po ng kanila pong
yung full restoration. At begin declaring, ikaw na humingi ng kaligtasan at iniling mo maligtas ang pamilya mo. Begin thinking and thanking the Lord and saying, Lord, thank you, ililigtas mo ang aking pamilya. Pakikilala nila ang iyong salita. Pakikinggan nila ito at patuloy maglilingkod sila, magtitiwala kay Jesus. At kay ikaw na nangangailangan ng financial provision, begin thanking the Lord and saying, Lord, salamat, ikaw ang nagbubukas palad upang ako'y mapagpala. At sa mga hinahanap kong trabaho, ikaw ang nagbubukas pintuan at ikaw ang patuloy magpapala sa lahat ng pangailan ko. Sige po, begin declaring and thanking the Lord over all sa lahat ng mga needs. Sige po, keep on and verbalize it. Ikaw mismo nagpe-pray na magkaroon ng anak. Begin thanking the Lord na ang Diyos ang nagbibigay ng regalo ng bata at patuloy nagpapala sa bahay bata, because God is powerful, God is good, and nothing is impossible. At ikaw na nagdadalang tawa, begin thanking the Lord that what you who you are carrying ay patuloy ang protection ni Lord ay nandoon ang pag-iingat. Full term ang baby, no miscarriages, at healthy ang nasa sinapupunan mo. At ikaw na merong anak na, begin thanking the Lord na ikaw ay bibigyan ng lakas upang kalingain at wisdom upang turuan ang iyong anak. Sige po, begin declaring it right now and thanking the Lord. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon na patuloy po sa ating bansa kahit mayroong inflation at kahit mayroong pa po mga kaguluhan na nakita natin, patuloy tatawag tayo kay Jesus at patuloy sasabihin natin, Panginoon, ikaw ang maluluwalhati sa aming bansa, at salamat, Panginoon, na gagabayan mo ng mayroong banal na takot ang mga namumuno, at patuloy ang mga matuwid ay mapagpapala at ang mga korap ay ibabagsak at papalitan ng Panginoon. At patuloy pagpe-pray natin ang ating mga kababayan, ang Diyos ang patuloy kakatagpo sa ala. Out of their kalagayan, lalapit sila, magtitiwala sila sa Diyos na nilahad ng Biblia. Sige po, begin praying and thanking the Lord for our nation and asking Him na pagpalain ang ating bansa, magkaroon ng banal na pagsisisi ang mga namumuno mula sa Malacanang hanggang sa mga nasa barangay. Begin declaring it right now. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos. Salamat sa iyong patuloy na paggabay. Salamat po, Lord God. Ikaw ang dadali sa alam mga buhay, Lord God. Ayahan po ninyo, in the mighty name of Jesus, Lord God, maghari ka sa aming pong presidente, Lord God. At patuloy ikaw ang tawagan niya at magtiwala siya, hindi sa kanya pong kakayahan, hindi sa kanya pong nakasanayan, at hindi po sa kanya po, Lord God, na alam na pag-iis kundi kay Jesus, Lord God. Grant unto him, Lord God, salvation that is born out of the Bible, at lalapit magtitiwala kay Jesus, pati na si P.P. Press na Sara Duterte at lahat ng nasa Kongreso, nasa Senado, nasa PNP, AFP, Lord God, at pati na sa justice system ng aming bansa. Thank you, Lord God.
Patuloy, Lord God, pinagpapala namin ang aming mga kababayan na nararamdaman po, Lord God, ang pagtaas ng mga presyo sa ordinaryong kalagayan nila, Lord God, ang pagtaas ng mga pamasahe, sila po ay umiinda, and Lord God, we empathize with them. Kahit na pinagpala kami, Lord God, we want, Lord God, na patuloy ang aming po, aming Diyos, na ang mga kababayan ito ay mapagpala po, Lord God. At Lord, kung kailangan po meron pong magkaroon ng mga Lord God na namumuno, na nag-aapekto nito, Lord God, o kaya, Lord God, mayroong mga abusado po, Lord God, na patuloy nag-o-oppress sa aming mga kababayan, we are asking forgiveness, cleansing, Lord God, at sa mga taong ito, at maging sa aming presidente, BP president, nasa Kongreso, nasa Senado, nasa Supreme Court and justice system of our nation, Lord God, we are asking, Lord God, ang kanila pong pagtawag sa iyo ay maging pong heartfelt, Lord God, at pagkatiwalaan kanila, Lord God, na manalig sila kay Jesus, the God of the Bible, not the God of the tradition, not the God of their forefathers, not the God of our culture, Lord God. Ganun din po, Lord God, sa aming kababayan, Lord God. Salamat po sa kanila pong kahirapan. Tatangan sila sa iyong salita. Mabubuhay na may pagtitiwala at katwiran, Lord God. Patnubayan po ninyo ang aming presidente. Banal na pagkatakot na naglalayo sa anumang kasalanan, Lord God. At pati na po, Lord God, sa anumang corruption, Lord God. Let him be, Lord God, kasama ni BP President, Lord God, na patuloy isaalang-alang lagi ang kapakanan ng aming kababayan, ang mga mabuti nilang panukala. Salamat po, Lord God, patuloy lumawig ito, patuloy mapagpala ito, patuloy magbigay ito ng kaayusan sa aming bansa, Lord God. Ang mga panukala, desisyon na hindi nang galing sa iyo, ito ay mawalang saysay, ito ay hindi maaprobahan, Lord God, sa Kongreso at Senado, at hindi maisapabatas, Lord God. In the name of Jesus, Lord God, and let them rule, Lord God, with the fear of God, Father God, according to the Word of God. At ang mga bagay po, Lord God, ng mga namumuno, merong corruption, merong kasinungalingan, at merong pong injustices, Father, we pray, let your terror, Lord God, fall upon them, at lahat sila ay makulong, at sa kulungan, makakilala kay Jesus, Lord God. Sa aming bansa, Lord God, mamayani ang katwiran, managumpay ang katotohanan, at pati na rin po, Lord God, ang kasaganaan na nagmumula sa pantay-pantay na paningin sa mga tao, at pati na po pagtitiwala sa aming Diyos ayon sa iyong salita, at patuloy pagpapakumbaba. Ito po ang dumaloy. We bless our nation, Lord God. Pahintulutan mo po this Burmans from October, November, December, Lord God, the message of the one true King, Lord God, born as a baby in Bethlehem. Ito po ang patuloy po, Lord God, mamayani mula sa Malacanang, Luzon, Visayas, at Mindanao hanggang sa barangay level, Lord God. We thank you, Lord God. We bless you, Lord God. We honor you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. We bless your name, Lord Jesus. We honor you, Lord God. Now, ask the Lord, ilingin mo kay Jesus ang buong linggong ito. Ingatan, pagpalain, at gawin niya ang ating mga puso mababa, masunurin, nagmamahal, nagpapasalamat sa Kanya kasama ng ating buong sambayan. Sige, ipahayag mo yan kay Jesus. Lalo ka pa naming mahalin. Lalo ka pa naming sundin. Lalo pa kami po, Lord God, magtiwala sa iyo. Magtapat sa iyo.
At ang pasasalamat at papuri ay huwag mawala sa amin, Lord God. Give us a heart, Lord God, that fully depends on you. And let not arrogance in the heart and mind and spirit remain loose sa aming mga buhay, but let it be checked. At patuloy, Lord God, sabi namin, we choose to follow you, we choose to love you, and we choose to serve you. At gawin kang tanyag, gawin kang kilala, gawin kang bukang bibig ng buhay na ito. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pasalamat. Sa iyo ang pagsamba, because you are good. Thank you, Lord, for loving us. Thank you for saving us. Thank you for protecting our families and loved ones. Thank you, Lord, for causing us to love you more and to serve you. Bless your people, Lord. Bless your intercessors. Bless your multimedia personnel, Lord God. Bless your worship teams. Bless your servants, your pastors. Bless po ninyo ang bawat mag-anak, lolo at lola, tito at tita, babies, growing children, teenagers, young adults, and elderly, Lord God. Bless them. Pagpalain po ninyo ang mga buo ang pamilya, ang mga nag-struggle sa pamilya, ang mga merong labanan sa pamilya, ang mga iwalay sa pamilya, ang mga nag-iisa sa kanilang tahanan bilang balo, o kaya, Lord God, they are single parents. Embrace them. Bless them. Hug them, Lord God, and pour out your grace upon them. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bless po ninyo ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga lumuluwas sa ibang bayan, ang napupunta sa iba't iba pong sulok ng aming bansa at maging sa iba yung bansa. Bless those OFWs and OCWs, the Overseas Filipino and Overseas Christian Workers. Bless them, Lord God. Sa kanilang pangungulila, homesickness, embrace them, Lord God. At ipagtanggol po ninyo ang kanilang mga buhay, pagpalain sila. Thank you, Lord, for this whole day. Thank you, Lord, for this whole new Monday morning and new week, Lord God. We entrust it to you. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagluwalhati, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat may magsabi ng Amen. 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 Palakpan po natin si Jesus. Amen. Good morning po sa anong lahat, lalo na po si kay Tita Yoli na nandito po sa ating po na on-site, at pati na kay Father Renz, no? God bless you, pati ang iyong wife at ang future kids at ang mga nasa multimedia po. Sa ating pong pagpapatuloy sa mga ilang minuto po, I want to give po ang last na emphasis po sa Genesis chapter 22. At yan po ang binigyan ko ng pamagat na the Lord, our provider. Siya po ang ating kilala sa inaawit natin, Jehovah Jireh or Jehovah Jireh, the Lord, our provider. God is faithful po sa kanya pong mga pangako, at he can be fully trusted na katagpuin lahat ng ating pong pangangailangan.
sa magitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Ang ano man po ang ating pangailangan, kaya kanina po inumpisan natin, patuloy po at in-encourage ko po kayo na tayo po ay magpasalamat na sa Panginoon. To meet all our needs in Christ Jesus, whatever needs that we have the full assurance. He hears us. Siya po ay nakikinig sa atin at siya po ay handa na kumilos para sa ating kapakanan. Maniwala po tayo at mabuhay para sa Kanya. Ang scripture verses po natin, lalagpasan lang po natin, lagyan na lang po natin ng emphasis doon sa Genesis 22, 12 to 14. Ayon po sa NIV, ito po ang sabi po ng Biblia. Genesis chapter 22, verses 12 to 14. The Bible says, "Do not lay a hand on the boy," he said. "Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son." Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by his horns. He went over and looked and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Ito po ang pahayag po ng Diyos at nakita po ito, naunawaan ng ating pong ama sa pananampalataya na si Abraham. Verse 14, "So Abraham called that place, 'The Lord will provide,' and to this day it is said, 'On the mountain of the Lord it will be provided.'" Kagaya po ng ating pong mga pinag-usapan sa nakaraang pong mga Monday, sinubok ng Diyos si Abraham to test sino talaga ang mas mahalaga. Ang kanyang tinanggap na inihintay matagal na anak niya si Isaac, at ito ay handog sa harapan po ng Diyos, at siya po ay sumunod, hindi nag-atubili. He has given his best. Sumunod sa Diyos nang wala pong pagtatampo, nang wala pong pagdududa, nang wala pong delay. At sa nang tanungin siya ni Isaac, sabi niya, "Ama, nandito na lahat ng gagamitin sa burnt offerings. Pero saan ang ihandog?" At ang sabi po ng Diyos kay Isaac, o sabi ni Abraham kay Isaac, ang sabi niya, "The Lord will provide." At nakita nga po sa verse 14, ang Diyos ang nagkaloob. Mula sa 13, instead na si Isaac ang ma-offer, meron pong nakita ang hayop at ito ang inandog kay God. Ultimately po, makita po ninyo dito ang pagmamahal ng Ama sa atin po. Siya po ang, so to speak, na inoffer niya ang kanyang the best sacrifice, the only begotten Son according to the New Testament. At tayo po, instead na tayo ang mayandog at mamatay upang pong mapahamak ang Diyos na nagkatawang tao kay Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang sarili. Nagpaubaya siya at sumunod sa kanyang Ama, at siya po ang napako sa krus. At ang pangangailangan po sa kaligtasan, pangangailangan sa kagalingan, pangangailangan sa kalayaan, pangangailangan upang magkaroon ng buhay na relasyon sa ating Ama sa langit, dahil tayo nagkasala, pero kay Jesus tayo napatawad ng ating pagkasala, tayo po ay tinanggap niya at naging anak ng Diyos. And now we are reaping, ating pong tinatamasa ang pribileyo na maging anak ng Diyos, ang makasamba sa kanyang banal na trono, ang makapagpuri at ang makatawag. Imagine that, sa ating pangailangan, physical, mental, moral, spiritual at financial, and any other needs, all because of the sacrifices of Jesus. Ang sabi nga po ng Philippians 4:19, "But my God will supply all your needs according to the riches and glory in Christ Jesus." I will give you po, madalian po, how to apply the promise of God who will provide on our behalf po. Let me offer this po na observation as we have studied the Word of God. Paano natin maa-apply, aangkinin ang pangako na ang Diyos ang provider sa ating pangailangan? Number one, let us believe Him and
Do what He says. Wala po yung do. Pakilagay na lang po. Pagumanin po. Let us believe Him. Manalig tayo at magtiwala po sa Kanya at sa lahat ng Kanya pong sinabi. Kay Abraham po, siya po ay nag-obey kay God. At Lucas, look at po sa verses 5 and 8. Mula sa verse 5, He said to His servant, na sabi niya, kami aakyat sa bundok, magbibigay ng burnt offering. At ang kanyang pananampalataya sa niya, magbabalik kami. Magbabalik kami. Kasama ko si Isa. Na sa isip po ni Abraham, talaga mayandog si Isa. And yet, hindi siya nawalan ng pagtitiwala. Magbabalik silang muli. Dahil po, ito ang pangako na kanyang itinatanganan sa buhay niya. And verse 8, nang talungin siya ni Isa kung saan ang yandog, walang nakikita si Isa na may yandog. At nang talungin niya ang kanyang ama, ang sabi po ni Abraham, ang Diyos mismo, verse 8, ang magkakaloob ng iyong pangangailangan, ng ating ihahandog na burnt offering. Ang sabi po niya, hindi po nagduda ang Panginoon. Sa ating application, let us believe God. At kung ano ang kanyang sinabi, mangyayari po. Let us believe Him. Ano man ang pangailan mo. Kaya kanina po, in-encourage ko po kayo, mabuos ang ating paningin, pananaw, at kamalayan na ang Diyos ang magkakaloob. Amen po ba? Pangalawa po, yung nananalig ang sabi po ni Dietrich Bonhoeffer, isa pong German pastor, theologian, at namatay sa panahon ni Hitler bilang martyr sapagkat hindi niya iniwan ang kanyang maliit na kongregasyon upang pumunta sa Amerika na inoffer sa kanya sapagkat napakatalino niya. At ang sabi niya, I will give my life to the flock na ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon. At ang kanya pong quotation na sinabi niya, those who believe obeys, and those who obey believes. Ang pangalawa po na gusto pong ibigay sa atin, let us obey God. Meron kang alam na pangako ng Panginoon. Meron kang alam na salita ng Panginoon na sinabi niya, in the midst of your needs, in the midst of your situation, sundin mo siya. Huwag kang mag-worry. Pag dumadaloy ang worry, thank Him. At sabi mo, I will obey you, Lord, regardless of my emotion. Look at what Abraham did. Sa verses 8 and 9 po, Abraham answered, God Himself will provide. Nakapun nyo, inutusan siya, ihandog ang kanyang anak, at sumunod siya. And yet, ang kanyang pananalig, ang Diyos ang magkakaloob. Ano pa po ang sabi po ng verse 9? When they reached the place God told him about, ang ginawa po niya dahil kumbensido siya, ang Diyos ang magkakaloob ng burnt offering. Inayos po niya ang altar niya upang sumamba. When you believe God, you will obey Him. Ano man ang instruction niya sa iyo, and ngayon po, sa panahon po ng kahirapan, ang ginagawa ng mga tao, nagtitipid, nagiging kuripot. Why not change it para hindi ka mabuhay sa takot? Be a generous person. Be an obedient person. Be a Christian, a disciple, isang manggagawa na nagtitiwala kay God in the midst of the needs that you are experiencing. At lahat po ng sangay, magsabi ng Amen. Ikaw na may karamdaman, paniwalaan mo, pinalakas ka ng Panginoon, kilos-kilos ka, uminga ka ng malalim, galaw-galaw ka, iwanan mo ang depression, iwanan mo ang negative mindset, at sabi mo, Lord, kahit nakaramdaman ko ang sakit nito, naniniwala ko, lumalakas ang katawan ko, nag-i-improve at nagiging maayos ang paghinga ko, nagiging klaro ang aking sa visual o vision, at pati ang aking paningin, ano man ang pangailan mo. At ikaw nagsasabi, Panginoon, yung provision po niyo, dadako, thank you Lord, ngayon pa lamang, kikilos ako, gagalaw ako, na nandyan na ang provision. At lahat po ng sangay, magsabi ng Amen. Number 3, let us love Him. Ano po ang ginawa po ni Abraham?
Ang sabi po ng Panginoon sa verse 12, akmang papatayin na niya ang kanyang anak bilang handog na sakripisyo, bilang pagsunod kay God. Pinigilan siya ng Diyos. Hindi po pababayaan ng Diyos na malagay sa alanganin si Isaac. Ano ang purpose ng test? Kay Abraham, upang malaman ni Abraham ano ang mas malaga? The blessing or the blesser? The gift or the giver? Ang talent o ang nagbibigay ng talent? Sa ating buhay, ano ang mas malaga? Ang kayamanang naimpok o ang Diyos na nagpapala ng kayamanan? Ang nagbigay ng oportunidad o ang opportunity? Si Abraham, ang sabi niya, tinan po niyo ang sabi ng Panginoon. Verse 12, sa panguli, "Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son." Alam po niyo ang fear of the Lord? Malalim at mataas na paghanga, pagrespeto, at ayaw pong masaktan ang puso ng Diyos because siya ang pinaka-numero uno sa ating buhay. Let us love the Lord, igit sa anumang bagay. Amen po ba? Number 4, let us worship Him all the days of your lives or all of our lives. Ano po ang ginawa ni Abraham? Pagkatapos mong tugunin ng Diyos na merong naiandog na sakripisyo, alam po yung ginawa niya, sumamba siya sa Diyos. Sabi po ng verses 5 and 14, "And he said to his servant, 'Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you.'" Ang pagsunod mo, ang pagkakaloob mo, at ang patuloy pagmamahal mo kay Lord, anuman ang hilingin niya sa iyo, it is an act of worship. Born out of love. Ang niluhuran po ni Abraham, hindi ang sakripisyo, kundi ang Diyos na nagkakaloob. So Abraham, verse 14, called that place, "The Lord will provide." And to this day, it is said, "On the mountain of the Lord, it will be provided." Brethren, sa lahat po ng kagalingan, mula sa cancer, mula sakit sa ulo, sa COVID, at pati na rin po sa mga trahedya na niligtas tayo ng Panginoon, pinagpala tayo ng Panginoon, pinromote tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng trabaho ng Panginoon, pinalawak ni Lord ang ating mga paglilingkod sa Kanya at mga tinanggap na pagpapala, favor, open doors, promotion, victory, success. Sa lahat pong yan, sambahin natin ang Diyos. Purihin natin siya. Kung gaano po kasidhi ang ating paglapit, ang ating pong pag-asam, ang ating pagtitiwala, nung hindi pa naibigay ang lahat ng yan. Pag naibigay na po, igitan po natin ang ating intensity, ang ating longing, ang ating prayer, ang ating pong adoration, ang ating pagsamba, ang ating pagtitiwala, lalo sa Panginoon, kasi na-provide ang lahat. And keep on doing that. At lahat ng sangayon, magsabi ng amen. Para po matagpuan natin natin sarili, "Lord, I seek the giver and not the gift." Amen po ba? For my reflection and conclusion, look at the Word of God. Dahil kay Jesus, the Lord our provider, is a reality sa ating pumbuhay. Tingnan po nyo ang kanyang emphasis. Mula sa English version of the Bible at sa dalawang salin po ng Biblia sa Tagalog. Una po, verse 19, Philippians, NIV version. "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." The reality of the Lord as our provider is made possible because of Jesus. Sa Tagalog po, version of the Bible, "At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan." Kanino? Sa pamagitan ni Kristo Jesus. The source of blessing
is in the riches and glory of Christ Jesus. Panguli po, Philippos 4:19 po, sa isa ba pang translation ng Bible, at dahil na kayo'y na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng ating Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Never forget Jesus when you are blessed. Keep loving Him, keep obeying Him, keep serving Him, keep trusting Him, and keep on doing it. Tayo po'y manalangin. We love and honor you, Lord. How rich are we in Jesus? How wonderful ang aming kalagayan. How secure ang aming po, Lord God, na buhay. Because you promise you will provide all our needs according to the riches and glory in Christ Jesus. Maging sa kaligtasan, revival, preservation, expansion, growth, maturity ng yung church, Lord God. At higit sa lahat, sa amin po bilang yung pong mga lingkod, patuloy, Lord God, even sa aming pagtanda, you are the God who will carry us through. Maging ang aming mga magulang at maging sa mga pabago-bagong emosyon at sitwasyon sa aming buhay, bahay, at pati na po sa mga aming bansa, you remain immovable. Aming pong ipinupukol ang aming paningin sa iyo. We will love you, we will trust you, we will believe you, and we will keep on worshiping you. Sa lahat ng pagpapala po na binigay po ninyo, be glorified, Lord. Thank you for our senior pastor, Alvin Lapus, kasama ng kanyang buong mag-anak, si Pastor Carmela, pati na si Pastor Edith Logat Pineda, and the rest of the council of pastors, kasama ko ninyong lingkod, at aming kanya-kanya pong pamilya, tahanan, at asawa at anak. Thank you for your pastors, Lord God, and their spouses. Your outreaches, Lord God, your intercessor, your multimedia personnel, your worship team, the young adults, the young people, the deacons, Lord God, the board of trustees, and thank you, Lord, sa mga babies, babies on the womb, and babies that are born with, and the children that are growing. Thank you for the teenagers and the teenagers, the elderly, the senior citizen. Thank you for taking good care of them. We bless them. Thank you for the SIPCA, the Children's Church, Lord God. At sa lahat po ng mga cell leaders, networks, and cell groups, Lord God, and cell members, bless them and be glorified. At patuloy, Lord, sa mga nasa aming bansa at sa ibang bansa, kahit hindi sila Christ in you, churches, we bless them, prosper them, may their tribes increase, Lord God. Ang mga nagtatrabaho mula po sa IGSL kay Tita Grace, Lord God, at ang iyong patuloy na pagkilos kay Sternery, Lord God, at pati na mga nandoon sa iba't ibang opisina, may online and on-site na businesses, whatever, Lord God, products and services that they are catering with. Thank you, Lord, for blessing it. Panginoon, maraming maraming salamat po. Ikaw ang Diyos na nagtatanggol, nag-iingat, nagpapala sa iyong mga anak. Pine-bless namin ang aming mga magulang. Thank you for my parents. Thank you, Lord, even sa mga step-parents, sa aking step-parents, step-brothers and step-sister. I bless them in Jesus' name and I declare salvation. Pagpalain mo po ang aking may bayan. Love ko po si Roan at ang aming future at pati na po lahat ng mag-asawa. Pati na po ang mga babies, Lord God. Ang mga anak namin like, Lord God, Isabella Faith. Let them grow, Lord God, a godly, beautiful, Lord God, loving and sweet, Lord God, na babies and daughter namin. Kasama po ni Baby Adi, Baby Hong, Baby Teo, Baby Lucas,
at ang mga baby po ni Jen, Lord God, Jenna, at pati na rin po, Lord God, ang iyo pong mga hindi namin nabanggit. We bless them, Lord God. Salamat po sa umagang ito. Pinagkakatiwala namin ang buong buhay namin at pati na ang susunod na linggo. Sa iyo ang parangal, sa iyo ang papuri. Thank you for your protection. Thank you for your provision. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, lahat po'y magsabi ng malakas na Amen. Amen. God bless us all po. Umayo tayo sa pag-ibig ng Diyos at patuloy po niyong ibahagi po ang ating pong morning wash at mapagpala ang iba at magkita-kita po tayo bukas. Go with God and represent Jesus and remember, He is our provider. God bless you, church. Oh.